Both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Itong tao magsasalita na malinis to dito, my goodness, sir. Kilalang-kilala ko sa iyo. Sir. Nagtataka si Mayor Digamo, bakit daw sinundo ka pa ng helikopter kung ganun ka daw ka-importante? Anong masasabi mo nito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helikopter? Oh, galing Cebu, Cebu, Your Honor. Sinundo ka sa... Helicopter, chopper, Your Honor. Chopper? Sinakyan ko pa patungong NCR. Patungong NCR? Yes. Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? Ha? Kasi, ano yun, Your Honor, may... Hindi, ganito ha. Give you a background. Yung revelation ni Colonel Tolentino. Oh, Tolentino. Nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Kulin na yung pinatay na media. Rex Cornelio. Mag-cooperate ka daw. Mag-cooperate ka daw. Kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa'yo ng higher headquarters. Kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag-cooperate ka. Magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Hindi mo sinabi yon? Yes, Your Honor. Both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Kaya po ako nandito at napunta po kami kay President, former President, Rodrigo Duterte ng Davao from Negros Oriental to Dapitan, Dapitan to Davao. Resgo kaayo in Bisaya. Dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng Dapitan. Just to seek help for the former president. Naiiyak talaga ako kasi galit na galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Piñero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 2020. Ay, August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo, Manong Ruel yung tawag ko sa kanya kasi personal staff niya ako noon. Kitty, tulungan... Personal staff ka? Yes po. Okay, sa Kapitolyo? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Piñero mo. Eh lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, Kuya yung tawag ko sa kanila kasi most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Piñero mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Digamo, sabi ko sa kanya nung Ruel, hindi ko alam yan. Sabi niya, Kitty, tabangira si Kuya Piñero ni mo kay kahibalo kong daghan kang kailang polis. Kabalo kong palangga kas mga polis. Kay tungod, nga anong napalang... So, kung saan nga particular tabang ang kailangan niya? Kay na siya yung relief order, na-issuehan siya og relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay. Tinawagan ako ng guard namin sa bahay. Ma'am Kit, nandito po yung police. Piñero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Digamo. So, umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, pinatauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni Governor Henry Tevez. Sinabihan ko pa nga siya, kasi naging driver siya sa akin for 1.5 years. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, Day, Inday yung tawag niya sa akin. Hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi apat yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Eh sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin
ng mga tao sa'yo, e galing tayo kay Governor Digamo, tapos lilipat ka sa mga Tevises. Sabi ko pa nga sa kanya, kasi na-instill sa utak ko na ang mga Tevises ay mga, ang mga Tevises talaga na-instill sa utak ko, mamamatay tao, mga warlord sila, kasi yun ang sabi ni Nong Rowel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ako. Hindi ka naman siya kailang sabihan na ganun ang mga Tevis, dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya niyo. Kailangan ka pa bang i-indoctrinate ni Governor Rowel Digamo na ganun kasama yung mga Tevis? Hindi naman siguro. Pero sa tingin ko po, Mr. Chair, yeah, base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice. Alam na alam yan, even Attorney Inong. Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nala. In your hand, stand by ka muna, magsalita ka. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case, at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon, pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po, pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20? Oh. Wednesday? Yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m. pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung ano, video. Nakuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Ilang, paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets. Pero after, na napablatter na namin. Pero after, nakuha na namin mga 8 bullets po. 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-strapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka magkasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair. Bakit? Si Kuya Piniero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin. Sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nong Rowel. Kaila ko ang Governor Digamo. Bisag nag-uoy. Kailan siya pumunta sa bahay mo? August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko, hindi ko talaga makalimutan. Hindi nga kami nakakain, umuwi kami kaagad sa bahay. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search warrant. Bakit ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Governor Digamo sa'yo para tulungan mo? Eh bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo. Pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piniero. Eh ako naman, kilala ko si Kuya Piniero. Mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Piniero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong pag ano, bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga? Sinabi ni Piniero sa'yo yan? Oo, sinabi niya. Hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya. Siya lang yung lookout. Nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya. Yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO. Kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka mag-ano sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi siya. So yan ang sinabi ni Piniero sa'yo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Kamu ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, Your Honor. Hindi ako masaya. Yes, Your Honor. Allegation na ito. Huwag kang mag-smile dyan dahil
pwede siya hindi nakakatawa doon sitwasyon na ito. Hindi alam yan. Even attorney Inong. Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag. Yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nala. In your hand, stand by ka muna. Magsalita ka. Ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. Bakit ka mamamatay? Kasi takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kotse ng province. Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. The background of this person. Nung umalis ito kay Gob, nakita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa tao ni Henry Tibes at Arnie Tibes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Book Mayor? Sige. Delete Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Boss, bossing yung tawag ko nito ay Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yayaman kapag magsasalita ako ng totoo dito eh. Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako. Sige. Willing ako, Mayor. I mean, Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tibes style yan, ha? Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros, nalulung sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Eh, sir. Manok. Ibang sugal. Eh, sir. Dinadala pa ako nito sa ibang-ibang kasino eh. Kasi, para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Kailan? Eh. Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, ikutin nyo. Ito lang, Mr. Chair. Ito lang, Mr. Chair. Ang sa akin lang, Mr. Chair. Tapusin natin. Patapusin mo na. Sandali. Sandali sa Mayor. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako, totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Tibes. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kandigamo noon. Since 2012 hanggang 2019, umalis ako na dahil hindi na kami magaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oh, ako na naman. Boss Mayor Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa. Kit, sigurado ka. Sinasabi pag nagsinungaling. Mayor. May Ferrari siya? Yes. Oo. Oh. Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako isang taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda aircon, yun. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako malangyari kung mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao magsasalita na malinis to dito, my goodness, sir. Kilalang kilala ko sa'yo. Sir,